Hi Gemini! Spirit Guide Messenger po! Okay Gemini, titingnan natin ang iyong kasalukuyang sitwasyon ngayon. Ano? So as usual po, ano, meron po akong Oracle Card at Main Card. So sa Oracle Card, kukuha po tayo ng mensahe, mga tatlong card. Ano? And then malamang na simpleng mensahe lang siya sa inyo or merong konting advice. Ano? Or meron din na ang Oracle Card na mensahe natin, maaring ma-confirm, ma-clarify natin sa ating main card. Okay? And then sa pagsasara ng ating baraha, ng ating reading, meron tayong, ang tawag dito, angel number card. Ano? Okay, so kumuha na po ako ng tatlong card. Ay, wala akong ano. Sorry. Hindi handa eh. Sorry ha. Okay, so meron tayong solitude at wandering path at wanderer's path na oracle card. Ayan, nakakita nyo ba? Medyo ibababa ko ng konti para makita nyo. Ayan. Okay, nakakita nyo ba? Okay, so Gemini, meron tayong 1, 2, 3. Bigla-bigla na lang ako kumuha dito sa ating card eh. Nagmadali na ako. Sorry. So, kasi katatapos ko lang balasahin, ano? And then katatapos ko lang din mag-meditate. Usually kasi, ano, before ako mag-start ng aking reading, talagang nagbe-meditation ako. At least kahit man lang 5 minutes, ano? Dahil gusto ko ma-pick up yung energy nyo and gusto ko na, ang tawag dito, na magkaroon ako ng clarity, ano? So, ngayon, nakuha ko tatlong card. Meron tayong solitude. Eto, no, Gemini. Sinasabi nito sa'yo, no? Gemini, kung meron kang project or meron kang binabalak na business or mara siguro, relasyon din, ano? Sa person mo, sa pag-ibig mo, no? Or kung anumang sitwasyon ang meron ka ngayon, ano? At ikaw ay nag-aalinlangan. Eto, no, nangangahulugan na hindi ka makapag-desisyon. Hindi ka makapag-desisyon, ito ang sinasabi ng ating baraha, no, na siguro sinasabi nito, no, ipagpaliban mo muna pansamantala para kumbaga tumahimik ka muna, ano. Tumahimik ka muna. At kapag may naramdaman kang kailangan mong kumilos, yun na yung pinaka-time mo, no? Yun na yung time na kumilos ka na, okay? So, makinig ka sa kutob mo. Then, ang kutob kasi natin, minsan, galing sa puso natin, ano? Pag kinabahan tayo, yun na rin ang kutob natin, ano? Meron naman yung kutob na sa isipan natin, ano? So, mas maigi siguro, balansehin mo, no? Huwag lang yung kutob sa isipan, pati yung kutob galing din sa puso, ano? So, para malutas mo yung iyong pagkalito, dahil mukhang nalilito ka, no? Mukhang, or siguro may mga hadlang, hindi ko lang alam, ano? So, yan ang mensahe ng ating solitude. And then, meron tayong ditong wandering path. Ito naman, ano? Sinasabi sa iyo, no, na Gemini, ang buhay mo ay paminsan-minsan, paikot-ikot at maraming paliko-liko. Pero palagi ka nasa lugar na kailangan mong maging ang tawag dito, na huwag kang mawawala ng pag-asa kung sakaling may mga paghihirap kang nararanasan, ano? So sinasabi nito na ang lahat ng 'yan ay parte ng iyong paglalakbay, ng parte ng iyong journey, ano. So malamang na ang buhay ay nasa ang buhay mo, no, ikaw Gemini, na ang buhay mo ay nasa sangangdaan, ano. So sinasabi nito na huwag kang mag-alala at magtiwala ka dahil darating ang tamang panahon na may maganda kang hinaharap. May magandang hinaharap na darating sa iyo. Okay? So 'yan ang pahiwatig ng ating wandering path. Malamang siguro ngayon, ano, kung makikita mo itong baraha, ano, may compass siya, ano, tumitingin siya sa mapa. So, ikaw to, no, hindi mo alam ngayon kung saan ka pupunta, no. Marahil siguro may naguguluhan ka ngayon, ano, kailangan mong magdesisyon or naghahanap ka ng sagot para sa ano mo, no. Hindi ko alam kung anong meron ka ngayon,
at hindi ko alam kung ano lalabas sa ating baraha. Pero yan ang pahiwatig ng ating wandering path, ano? And then meron tayong wondrous universe. Ito naman, sinasabi sa iyo na kung ano ang hinahanap mo ay siyang makikita mo. Wow, parang siyang si ano ba 'yun, si Enchanted Kingdom. So, yan ang ating mensahe ng ating card, ano? So, move on na po tayo sa ating main card. Okay, Gemini. Titingnan natin ang iyong current situation. Kung ano ang meron ka ngayon. And then, nakikita niyo pa ba sa baraha natin? I mean sa screen. Okay. Then, meron tayong Hermit. Eight of Swords na reverse. The World upright. Three of Cups. Death. Uy, meron tayong excuse. Mukhang maganda ang ating baraha dito. Ha? Okay. Nakikita mo pa ba, Gemini? Okay, Gemini. Simulan ko dito sa left side, ha? Eto, no. Meron tayong King of Pentacles na reverse. So, nakikita ko sa'yo, no, Gemini. Ito yung current situation mo, no? Tingin ko discouraged ka. Malamang siguro na discouraged ka sa person mo. Dahil siguro naging unfaithful siya sa'yo. Or maaari siguro itong person mo, gambler, sugarol. Tingin ko ikaw to. Tingin ko energy mo to, Gemini. Tingin ko ikaw ang gambler. Ikaw ang sugarol, ano? Or baka ikaw mismo to, Gemini, ano? Ikaw ang sumusugal, no? Hindi ko lang alam kung anong klaseng sugal ang ginagawa mo. Kung anong klaseng sugal ang sinasalihan mo. Pwedeng casino to, no? Pwedeng casino or Bitcoin or siguro stock market. Sugal din yan, di ba? Kasi, kumbaga, tinataya mo yung pera mo dyan, eh. Or meron kang business na pinasukan, ano? Na siguro tinaya mo yung pera mo dito, no? So, ito ang pahiwatig ng ating baraha, no? So, hindi ko lang alam talaga, no, kung anong klaseng sugal itong pinasuka mo, no? At hindi mo ito siguro pinagtapat sa person mo. At tingin ko, hindi lumago. Kumbaga, hindi ka nanalo. Etong ginawa mong pagtaya ng pera mo, no? Then, meron tayong second card. Eto, no? The Empress na reverse. Sa nakikita ko sa'yo, Gemini, ano? Mukhang wala kang iniisip kundi pera lang. Lahat naman tayo, iniisip talaga natin pera lang, ano? Pero ikaw, siguro, gusto mong palaguin yung pera mo. Meaning, ano? Iniisip mo yung kundi pera lang. So, pwede rin natin sabihin na business-minded ka rin, ano? So, gusto mo na magkaroon ka ng, kumbaga yun nga, palaguin yung pera mo, no? So, tingin ko, doon ka lang nakafocus. So, siguro gusto mong kumita talaga, no? At tingin ko, sa'yo, ano, siguro, naaakit ka sa mga taong nag-aalok sa'yo. Siguro, sinasabihan ka ng malaking kita or nadadala ka sa kanilang sales stock, ano? Kaya naman siguro, doon nagpo-focus yung isipan mo, doon umiikot yung ano mo, no? Yung utak mo, no? So, yan ang pahiwatig ng ating dalawang card, ano? Doon ka nagpo-focus. Then, meron tayong Page of Pentacles na reverse. Dito, nakikita ko, no? Nakikita ko sa'yo, Gemini, na kulang ka sa kaalaman. So, kung dito, may gusto kang pasukin business, ano? Or pinasok na business na, or nagsugal ka, no? Nagtaya ka ng pera mo, no? Tingin ko, kulang ka sa kaalaman. Tingin ko, hindi ka gumawa ng ano ba tawag yung preliminary investigation sa pinapasukan mong, ewan ko, ano ba itong pinapasukan mo, no? So, maaari siguro, hindi mo pinag-aralan ng husto, okay? Or siguro, merong parte na mahirap para sa'yo intindihin, pero pinasok mo siguro to, no?
Then meron tayong Eight of Pentacles. Itong barahang ito, no, sinasabi na wala kang ingat sa paglabas ng pera. So pinagsasabihan ka nito, no, na kasi wala kang ingat sa paglabas ng pera, so dapat mag-ingat ka, no. Para hindi mo naman lahat malusta yung pera mo, no. Then meron tayo dito yung justice. Ito naman nagpapahiwatig na ituon mo ang pag-iisip mo sa mga rules ng batas na kung ano yung pinasukan mo, no. Pag-aralan mo ang mga legal na rules at alamin mo ang lahat ng detalye. Pag-aralan mo ng maigi, dapat maging conscious ka sa papasukan mong mundo, ano. So kung ano yung pinasukan mo, hindi ko alam. Ikaw nakakaalam yan, Gemini, ano? At hindi ko alam kung ilang tao makaka-resonate nito, pero energy mo to, Gemini, okay? So, yan ang pahiwatig sa'yo ng ating justice. Then, meron tayong the hermit na reverse. Eto, no, malamang na hindi mo alam na may mga nakatagong bagay or lihim, no, sa'yo, no, sa kapaligiran mo. So, ang barahang ito, no, binibigyan ka bali ng babala. Sinasabi na higpitan mo ang paglabas ng pera mo, okay? Huwag kang basta-basta maglabas ng pera, okay? Yan ang sinasabi sa'yo, Gemini, ha? And then, meron tayong Eight of Swords. Ito naman, ano, ang pahiwatig nito, dapat kontrolin mo ang sarili mo. At handa mo ang sarili mo kung sakaling may problema dumating, ano. At dapat mag-isip ka kung ano ang magiging solusyon or option ang meron ka. Kung sakaling mayroong dumating sa iyong pagsubok, ano. Okay, so yan ang sinasabi sa'yo ng ating baraha. And then meron tayong the world. Ito naman sinasabi ng barahang ito, no, nagpapahiwatig ng tagumpay or katuparan. So malamang siguro, ano, sa challenge na ginagawa mo dito, sinasabi nito na magtatagumpay ka, no? Siguro sa mga nakaraang mo, no, so sobrang alala ka kung ano mangyayari sa pera mo, sa itinaya mo, kung yung isinugal mo, no, or yung ininvest na pera, no. So sinasabi ng baraha na, Gemini, makakahinga ka na kasi nga sinasabi nito, no, tagumpay. So maari siguro konektado rin to sa ating wondrous universe. Kung ano yung hinahanap mo, siya ang makikita mo. So siguro, yun ang hinahanap mo, no? Kumita ka. Gusto mo magkaroon ka ng interest siguro kung ano yung inanuhan mo, no? In-invest mo or pinasok mong sugal, ano? Ewan ko ano yun, ano? So, ikaw nakakaalam yan, Gemini. So, pero sinasabi sa'yo ng ating the world, magtatagumpay ka, okay? So, ang tawag dito, matutupad kung ano yung iyong nais, ano? Kung iyong, ano yung iyong dreams, kumbaga. At alam mo, Gemini, ano, eto rin. Magandang baraha din to, Three of Cups. Napakagandang baraha, magkasunod. So, eto, nagpapahiwatig ng celebration. Etong Three of Cups natin, ano? Upright. So, pareho silang upright, ano? So, sinasabi nito, very positive. Meaning, successful. Accomplishment. Fulfillment. Also, happiness. So, eto na ang pag-asa mo. Pero eto, no, sa future mo to, hindi ko alam kung ilang buwan, ilang linggo, ilang taon, pero sinasabi dito sa ating baraha, sa near future mo, no, ito ang makakamtan mo. Magiging successful ka, ma-accomplish mo, magkakaroon ka ng fulfillment, at magkakaroon ka ng kasayahan, happiness, ano. And then dito naman sa death natin, ano, hindi naman porket death yan, negative na siya, no. Ang pahiwatig ng barahang ito sa'yo, no, sinasabi na there's a new beginnings. So may bagong darating sa iyo, no, na siguro sa past mo sobra ang paghihirap na naranasan mo, no, pero sinasabi ng ating death na card, ano, yakapin mo ang bagong buhay na darating sa iyo. Kaya pala meron tayong wondrous universe na oracle card na lumabas, sinasabi na kung ano ang tawag dito, kung ano ang hinaharap mo ay siya kung ano ang hinahanap mo, yun. Kung ano ang hinahanap mo ay siya ang iyong makikita, yun. Oh my God, ito pala, ang ganda naman ang baraha mo, Gemini. Then meron tayong ito, di ba, wandering path. Oh, dito na natin ako confirm. Sinasabi na ang buhay ay minsan paikot-ikot, palikuliko. Siyempre dahil siguro sa past mo na nahirapan ka, no? Or siguro, hindi ko alam kung ano nangyari sa past mo, no? Pero pinapaalam sa'yo ng ating oracle card na ang buhay ay paikot-ikot, palikuliko. So, malamang na siguro dahil hindi ka nawala ng pag-asa, no?
Kaya siguro ito, dumating ang swerte mo, no? Kumbaga, yung kapalaran mo, no? Kaya ito sinasabi sa'yo na dahil nga siguro hindi ka nawala ng pag-asa, kaya nakamtan mo ang happiness or magiging successful ka. Ayan. Siguro hindi ka nag-give up ano, sa past mo. Well, eto namang, itong kasagutan na to is near future, ano? So, nasa sa'yo na yan, ha? Ano? Gemini. And then, ang ganda na ng baraha mo eh. Hanggang dito na yung ating baraha. Then, meron ako nakikita ang angel number 3 at eto, angel number 8. Actually, eto rin 3 to eh. Pero dito na lang 3 ang kukuhanin ko, no? Dahil dito nangangati ang aking kamay. Dito nagpo-focus yung aking mata eh. Kanina sa screen ako nakatingin. Pero eto, dito parang sinasabi ng spirit guide ko, basahin ko ang angel number 3. So, ito, no, ang angel number 3 na sinasabi nito, no, sa iyo, no, Gemini, sinasabi na unti-unting mapapabuti ang iyong pananalapi, yung financial mo, no? At maraming pagbabago ang magaganap sa kapaligiran mo. So, yan ang pahiwatig ng ating angel number 3. Then, meron tayong angel number 8. Ito naman, ano, ang mensahe nito sa iyo, no, Gemini, sinasabi sa iyo na baguhin mo ang paraan ng pag-iisip tungkol sa pera. Maari siguro dahil may new beginnings ka na, 'di ba? Magbabago na 'yung buhay mo eh. So kailangan baguhin mo na rin 'yung pamamaraan mo sa pera, no, 'yung pag-iisip. Kung dati piso-piso lang ang nagagastos mo, ngayon libo-libo na siguro. Basta ayusin mo yung ano mo, yung pananalapi mo, Gemini. Mag-iiba na kasi ang buhay mo. New beginnings ka na. Successful, accomplishment, fulfillment, happiness, celebration. Okay, Gemini, ang swerte mo naman. Ang ganda naman ang kapalaran mo. Akala ko pag-iibig, akala ko pag-ibig yung ano, lalabas sa reading natin. Pero eto eh, eto ang sinasabi ng spirit guide ko, nabasahin ko sa'yo. So, Gemini, wow. good luck na lang sa'yo. Wala ko ibang masasabi kundi good luck. Basta, mag-ingat ka na lang, ha? Tawag dito, mag-ingat ka sa mga taong nasa kapaligiran mo. Dahil, mag-iiba ka na, no? So, mayroon ka ng bagong buhay at mukhang maganda ang pananalapi mo. So, mag-ingat ka at baka maraming lumabas na manluloko sa iyo, ha? Okay? So, Gemini, hanggang dito na lang ang iyong reading at salamat sa oras na inilaan mo sa panonood sa aking video. At doon po sa mga cross-watcher, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Namaste po. Ay, guys, sorry nga pala. Bali, kasi ilang siguro kahapon hindi ako nakapag-upload ng video, ano? Pag hindi po ako nakapag-upload ng video, kasi sobrang, yung binibigyan ko po kayo, no? Yung aking mga subscriber, binibigyan ko po kayo ng personal free reading. Kaya minsan, hapong-hapo na ako, wala na akong energy para maggumawa ng reading para sa aking YouTube channel. Pasensya na po, pero as much as possible, pag-iigihan ko po para hindi kayo maboring, ano? Hindi kayo magtaka bakit ngayon walang upload. So, ganun po yun. Huwag po kayong mag-alala at sisiguraduhin ko po sa inyo na everyday may upload po ako. Okay? Abangan nyo na lang po yan. Okay? So, namaste po. Bye-bye po.